Ayan po mga tol, ayan, nabaliktad na natin. Ayan, lutong-luto na siya. Okay, so titingnan natin yung ating, ayan, number 4 lang siya. Yung ating init ng ating duck cooker. Ayan, ang kanya. Ha! Balikan natin ito mamaya pag totally na-fry na. Good morning mga tol, kayo ba ay naghahanap na tinapangbangus na masarap? Eto, yan, okay. Talagang ang tagal namin na inantay uli na makakain nito. Okay, so far ito yung pinakamasarap na tinapangbangus na talaga namang aming binabalik-balikahan. Okay, nataon na meron tayong kaibigan na nag-online na rin. Online selling. Okay, yung kanilang page name ay Food Classics. Ang kanilang mga produkto ay puro bangus. Ayan. So, dati rin natin ino-online to pero hindi na natin masikaso. Good to know na sila ay nagbebenta na nito. At least di na kami pupunta doon sa malayo para bumili. Okay, so ang produkto nila hindi lang po tinapangbangus. Meron silang bangus belly, meron silang yung butterfly, yung denying, o yung marinated na bangus. Meron din silang imbutido. Meron din silang relleno, meron ding longganisang bangus, meron ding lumpiang bangus. Ayan, maraming klase, meron ding sisig bangus. Ayan, kaya kung gusto nyong makabili nito, hanapin nyo lang ang kanilang page. Food Classics, ano? Okay, so ang maganda kasi rito sa Bunuan Bangus, sa buong Pangasinan, ito yung pinakamasarap na pinanggagalingan ng bangus. Tatandaan niyo po yung pangalan. Yang Bunuan, pag sinabing Tagupan, ga tatanungin ng mga bumibili sa palengke. Yan po ba yung bangus niyo ay galing ng Pangasinan? Siyempre sabi nila Tagupan. Pero one particular place sa Tagupan ay yung Bunuan. Okay, yun lang yung lugar na kung saan nagmi-meet yung fresh water at saka yung sea water o yung salt water. Kaya yun ngayon yung tirahan ng mga bangus na ito. So yung magkahalong tubig na yun, yun yung isa sa elemento o element na nagpapasarap sa bangus na to. Yan, Bunuan Bangus. Ano ba yung itsura talaga ng Bunuan Bangus? Kung titignan po ninyo yung kanyang buntot, pag yung fresh bangus, ano, mas mahaba po yung, hindi pantay yung kanyang buntot. Yun yung isa sa ano, pagkakakilanlan ng Bunuan Bangus. Pangalawa, yung kanyang katawan ay malaki. Tapos papaliit dito sa may buntot. Tapos yung kanyang ulo ganyan. Papatulis. Maliit din yung kanyang pinangangusto. Ayan. So yan po yung Bunuan Bangus. Ayan. So sana may natutunan kayo kung paano pumili ng bangus. Later on, papakita tayo kung paano gumawa ng relleno ng bangus naman, homemade na walang tahi. Okay ba yan? Sasunod, gagawin natin yan. Right now, papakita ko sa inyo kung paano ba ito lulutuin na hindi siya nadudurog. Okay. So,
Ang gagawin natin ay ipapray natin siya ng buo. Hindi nyo muna siya hahatiin. Kasi pag hinati ninyo siya, pag pinito na natin siya, madali na siyang madurog. So, buo dapat siyang ipiprito. Tapos, ang apoy, dahan-dahan lang. Kumbaga, nasa medium heat lang yung lakas ng kanyang init o yung temperature para hindi ka agad maluto yung ibabaw, yung skin, tapos yung loob naman ay hindi pa luto. Pero actually, ang tinapangbangus, luto na to. Kasi ito ay smoke. Kumbaga, luto na siya. Kaya kung gusto nyo, yung iinit lang siya ng bahagya, pwede. Kung gusto nyo mas toasted siya, pwede rin. Kung gusto nyo medyo hindi ganong toasted, depende kung ano yung gusto nyong luto. Pero kami kasi, gusto namin yung medyo malutong yung kanyang balat. Yan. Tapos, sasabayan natin itong ating spice vinegar. Yan yung ating pagsasawsawan, mga. Diba? Yan. Galing naman to sa isang kaibigan din natin na nag-online selling. Ang pangalan ng page nila ay Tito by PH. Yan. Marami silang mga produkto. Pero isa sa product nila, ito yung nagustuhan namin. Yung spice vinegar. Yan. Ito. Galing Batangas ba? Ala eh. Napakasarap nito talaga. Talaga namang pag sinawsaw mo ang pagkain mo. Ay naku, yari ang kanin. Mga kabayan. Okay. Then of course, meron pa akong papakita sa inyo. Ayan, ito rin ang isang masarap pa na partner ng ating tinapang bangus at saka anything na prito. Ayan, yung ating Atchara. Ayan, medyo nabura na lang yung pangalan. Ayan, yung pangalan ng nag-label ng ating produkto na Atchara. Okay, mabibili natin to kay Ati Ruth. Kami nyo, nagbilis na ubus. Nakadalawang kuha pa lang kami nito ni Mrs. Pero ayan, kalahati na kaagad siya. Yeah, masarap kasi ito talaga sa mga prito, lalo na yung bangus. Okay, so ipapakita na natin sa inyo kung paano pritihin ito. Matabayan na lang. See you later. Okay, so pagkatanggal natin sa kanyang packaging, pinunasan natin siya ng tissue. Yan, kasi mamasa-masa siya. Siyempre, may moist siya. Ngayon, pag masyadong mamoist, prinito natin ito, matalsik. Baka matalsikan pa tayo, no? Kaya yan, mga tol, talagang drinay natin siya para pag prinito natin siya, hindi siya tatalsik. Okay. So, ayan po siya, mga tol. Ayan. You can see, hindi siya matalsik, di ba? Ayan. Tapos, yung kanyang ano lang, lakas. Ayan, nasa number 4 lang, 400. Dahan-dahanin lang natin siyang iprito. Okay, ayan. Para maganda-ganda yung pagka-prito niya. At hindi rin siya masunog. Baka kasi pag sunog na siya, okay lang tostado, pero sunog na po. So yan, sige, papakita natin sa inyo mamaya no, kung ano yung magiging itsura nito pag na-prito na natin siya. Okay, bye-bye. See you later. Okay, mga tol. Yan ang ating tinapang bangus. Okay, di ba? Ito na lang magkakapray. Yan o, saktong-sakto lang. Yan. Usap nito. Tapos meron tayong atsara. Yung kanina, pinakita ko sa inyo kung saan galing. And syempre, meron tayong sawsawan na pinakurat o spice vinegar. Galing kay Tito Pai PH. And yung ating tinapa naman, galing kay Food Classics. Yan, hanapin nyo lang po yung kanilang page sa Facebook. Yan po. Diba? Woohoo! So yan ho, yung tamang pagpiprito ng ating tinapa para hindi siya madurog. Hindi nyo muna siya hatiin, buo nyo siyang ipiprito. Tapos dahan-dahan, tapos pag malapit na siyang ma-fry, lalakasan nyo para maging malutong yung outside o crispy outside. And tender naman inside yung flesh ng tinapang bangus. Okay, so that's all mga tol. Sa ating pong 729 na subscribers, thank you so much!
And sa mga magsusubscribe pa lang dyan, thank you so much in advance. Kindly click the like button. And po. And notification button, yung ating bell button, pakihampas, pakismash po. Okay, para ma-notify kayo palagi ng ating mga bagong videos dito sa ating The Kitchen Buddies. Okay, yan po. So hanggang dito na lang mga tol. This is your friendly never heard Jungkook Vlogs Avenue. Bye bye. Kain tayo.